Masayang araw po, mga ka-PL. Maaaring ito ang isa sa dahilan kung bakit takot ho sila na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Basahin ko po, Bisaya ito, pero ita-translate po natin sa Tagalog para maintindihan po ng ibang mga kababayan natin na hindi po nakakaintindi ng Bisaya. Ayos! Kaya mga kababayan namin na Tagaluzon at Taga-Bisayas, kung sakali lang naman na payagan ng gobyerno na sige, hayaan na natin na humiwalay ang Mindanao. Bumili na lang po kayo ng lupa dito, mga kababayan, para maranasan po ninyo ang kasaganahan ng Mindanao. Okay? Pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo sa mga ka-DDS natin dyan, mga kababayan, mga ka-PL, na hindi pa nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, pakilike na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Bisaya po ito. Translate ko lang sa Tagalog. Oh, mauni, hinungdan nga dili musugot ang uban nga i-separate ang Mindanao sa Luzon o Visayas. Tagalog, ito di umano ang dahilan kaya hindi pumapayag ang iilan na i-separate ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Kayong mga Bisaya dyan, naintindihan na po diretso yung binabasa ko. Mindanao Republic, ayun ho dito sa binabasa ko, ayan. Mindanao Source of Income. Ano-ano po ang source of income o income ng Mindanao? Una, largest banana plantation in the Philippines. Saan? Matatagpuan? Sa Davao Region. Gaano po kalaki ang Davao Region? Maaari ho ninyong research, pero ang masasabi ko lang ho ngayon, meron pong Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, at Davao del Norte. Lima ho yan. Napakalaking lupain ho niyan. Ha? Ay ang pinagkakakitaan o ang trabaho ng karamihan namin mga kababayan dito ay sa banana plantation. Eh dito lang ho sa amin mga ka-PL, ha? May kwento ko lang sa inyo. Dan lang po sa likod o sa konting lakad lang. Puro na po yan sagingan. Yung Cavendish po na banana. Ha? Yung ini-export po etong mula sa Del Monte, yung malalaking banana po. Yan. Na dito sa amin, kami halos hindi na ho kumakain yan. Kakain kami siguro kalahati lang. Swerte na kung maubos naman yung isa. Dahil nga, sawa na ho kami. Kadalasan, kapag ka may pinamimigay na ganyan sa amin, hindi na ho namin kinakain. Ang kumakain na lang po yung mga alagang baboy. Yan ang aking mga kapitbahay. O ito, sunod. Largest pineapple plantation in the Philippines. Saan matatagpuan? Bukidnon province po. Sunod. Largest sugarcane plantation in the Philippines. Bukidnon province pa rin. Largest palm oil plantation in the Philippines. Saan? Agusan and Cotabato province. Yan. Itong sugarcane, meron din po nito dito sa amin. Marami din pong mga lupain dito na tubo ang itinanim o itinatanim ng mga may-ari ng lupa. Kasi maganda rin po ang kitaan dyan. Ayan. Sunod. Nasaan na tayo?
Kokwa, capital of the Philippines. Saan? Davao City. Dito sa amin, meron din yan. Marami din mga kokwahan dito. Largest durian exporter of the Philippines. Saan naman? Davao City, meron din po dito sa amin. Santa Maria, ito may kwento ko lang sa inyo mga kapiel. Pagka ikaw gusto kumain ng durian at season po ng durian, yung buwan po ng kanilang pagbubunga, yung 100 piso mo, unlimited kain na ho yan. Ha? Bawal lang magdala. Pasok ka doon sa plantation, bayad kang 100, kakain ka lang. Lahat ng klaseng variety, makakain muna. Napakarami yung kasing variety niyan. Ngayon, nabusog ka na. Busog na, hindi na makaya. Tulog ka muna, dala ka ng duyan doon sa mismong plantation. May mga puno naman ron eh, na hindi ka mababagsakan ng durian. Oh, duyan ka muna, tulog-tulog ka muna. Ayan, ha? Pag nagutong ka, pagkagising mo, kain ka ulit. Pwede yun. Ganyan po kasagana ang Mindanao. Hindi pa tayo tapos, meron pa oh. O the fruit basket of the Philippines. Pomelo, mangustin, banana, lansones, papaya, durian. Ayan. May nakalagay pa. Durian, nga baho daw, pero makatilaw mo, ambot lang, basin magkasalimuang mo. Alam nyo ka saan? Davao City. Ayan. Yung Bisaya, ito yung Tagalog. Ha? Mabaho daw ang durian. Pero pag natikman ninyo, baka mawerla kayo sa sarap. Ah, yan ha. Oh, Davao City. Kasi po sa kalinan, napakarami po mga prutas dyan, mga ka-PL. At dito sa amin, may mga durian din dito. Lansones, mangustin, ano pa nga yung rambutan, ayan. Marang, yan. Ang pinakamasarap po sa... Nako, para sa akin lang ha, kung masarap po ang durian, mas masarap po ang marang. Sa mga hindi po gusto ang amoy ng durian, dito ho kayo sa marang. Napakasarap, makatas, parang gatas ang lasa. Ewan ko lang dyan sa Luzon kung merong benta ng marang. Kasi minsan napunta po ako sa Nubaliches, sa pinsan ko. May mga marang naman, pero napakamahal na ho talaga. Dito, kapag kasiso ng marang, halos ipamigay na ho yan. 5 piso. Ang kilo na lamang po. O kung nagtitimbang ng 2 kilo ang isa, eh, napakalaki na nun. Eh, 10 piso lang po ang babayaran mo. Di ba? The best po ang Mindanao. Baka nga, no? Baka nga, isa ito sa dahilan. Kaya, takot na takot po silang mawalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasi kayo eh. Inasar nyo si tatay. Ito pa. Biggest tuna exporter in the Philippines. Saan matatagpuan? Sa may tuna festival po taon-taon na ginaganap. Walang iba kundi ang General Santos City. Ayan. Sardines, capital of the Philippines. Saan naman? Zamboanga. Largest open mining gold and iron clad in the Philippines. Saan? Surigao del Norte. Ito pa. Largest gold mining pa rin in the Philippines. Saan? Davao de Oro. Ayan. Largest natural gas reserve. Ligwasan. Sa ligwasan po matatagpuan. Meron pa. Natural gas. Saan matatagpuan? Sultan Kudarat. Ito pa. How about ang corn, rice, copra, rubber? I-appel na nato ang isda. Kumbaga, isali na natin ang isda. Gurami, tilapia, hito, karpa. Napapakapin, crocodile. Ibig sabihin, meron pang libre. Ano ba yung libre sa Tagalog? Ay, pakapin sa Tagalog. O, libre na lang, libre. Ayan, crocodile. Dito po, sa Mindanao,
lalo na po sa Crocodile Park, a park, ayan, na pasensya na. Inihahain po, ha, ang crocodile o ang buaya, adobo, may iba lechon, ayan, masarap din po. Parang manok lang yung ano niya, yung laman niya. Pero may aftertaste na kakaibang lasa. Masarap po talaga. Ayan ha. Ito pa. Bisaya na. Ita-translate ko lang. Naadiritanan sa Mindanao. Ibig sabihin, naandi dito po sa Mindanao lahat. Okay? Tanaw nato kinsay mamulubi anak karon kung muhawa nami sa Pilipinas. Tagalog, tignan natin kung sino ang mamulubi kapag ka umalis na kami sa Pilipinas. Sabi ho dito ha, ayan o, ipakita natin o, ayan, Bisaya, ayan ha. O, ito pa. Gamay ra kaayo inyong gibalik sa Mindanao. Tagalog, kapraso lang ang ibinabalik ninyong ha? Natulong sa Mindanao. Isa yan sa dahilan. Ha? Kaya nagtampo ang mga Mindanawan kasi hindi po nabibigyan ng sapat na tulong. Ha? Alin-alin yun? O ito, tuatanan sa Luzon ang mga infrastructure. Ha? Nandoon lahat sa Luzon ang mga infrastructures. Yeah, nagtampo po ang Mindanawan. Oh. Let us support Mindanao independent. Hindi ako may sabi. Sabi ho yan dito sa binasa ko. Ayan. Ha? United States of Mindanao. Ito pa. Dili na peso atong kwarta ani. Ha? Dollar na. Ayan. Hindi na di umano peso ang pera ng Mindanao, kundi dollar na ba? Ayan. Ayan mga kababayan. Maaring isa ito sa dahilan kaya takot po silang mawalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayos, mga kababayan namin sa Luzon at Visayas, kung sakasakali lang na pumayag ang gobyerno na humiwalay na lamang ang Mindanao sa Pilipinas. Bili na po kayo ng lupa. Mag-isip-isip po kayo. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.